5 minutes ago, kakatawag lang po ng Magandang Buhay at mag-guesting do kami ngayong Thursday. At wag ka, yung mother ko. Kasi kasama siya sa mag-i-interview. Ayun na, bumibili na ng bagang vlog. Pero, nag-worry siya kasi yung postiso niya sira. Kasi i-interview siya sa Magandang Buhay. Sila may Wednesday ka pa, ma. Di ba maganda? Ay! Oh, sexy naman ang mood rocks ko. Hindi ko na mana yun. Ganda, no? Giging artista na po yung nanay ko. So, bibili po siya ng 400 pesos na blouse. Uy, makangiti! Sabihin mo, mag-invite ka, manood po kayo ng Magandang Buhay. Manood po kayo ng Magandang Buhay. Andun po ako. Naabangan niyo po Magandang Buhay ng nanay ko. Artista na po siya. So. Thursday pa lang po. Thursday pang interview pero hindi ko na po siya makausap. Iniisip na po niya yung sagot kahit wala pang tanong. Ready? Na-pressure si Mudras kasi first time. Dahil may interview si Mama, o, di ba? Dito na kami sa my dentist clinic para naman mapaayos na yung dentures niya at makapagsalita siya sa kanyang interview. Iba din talaga yung nanay ko. Iba din. Interview na siya. Dito kami ngayon sa Headway Wellness Salon dahil ang ating artista ay nagpagupit, kaya din treatment. Ganda-ganda mo naman sa TV nito. Tinaganda ang kapag ko. Ganda na pong katatanan. So ma, kamusta ang feeling? Ano ang pakiramdam mo yan? Nag-intense ako. Bakit? Kasi first time ito. No? No. So first time niyo ma-interview at kinakampahan po siya. So feeling niya. Ma, ito ang pakiramdam na may pag-iisa. Okay lang. Kaya-kaya. Okay naman, ma. Huwag kang kampahan. Basta ang pinagdarasal ko lang talaga eh, marinig mo yung question. Yun lang talaga. Kasi ang ganda po ng nanay ko, pero bigi po siya. Hindi, sabi ni Lord, hindi talaga binibigay ni Lord lahat. Nobody's perfect. Eh, di ba? Ang ganda niya. Pero bingi. Yung ganda ko hindi uso pero ganda, linaw ng tenga ko. Si Guya na tawa. Maulad eh. Gina, invite mo na sila, ma. Manood po kayo ng Magandang Buhay. What? Feeling. Ikaw, practice ka ng ganun, ma. Sige na, 1, practice ka, 1, 2, 3, go. Manood kayo ng Magandang Buhay. Ulit eh, 1, 2, 3, go. Manood kayo ng Magandang Buhay. Yan, tapos na ako magpaayos at ngayon naman, it's time for my mother here. Sobrang kinakabahan na siya. Tignan mo yung itsura niya. Okay ka lang? Ano po siya makausap talaga? Ma? Ma? Ilan to? Ilan? Yan, dumating na po ang microphone at hi po. Hello ba? Kinakabahan na po siya. Ma. Sira ka. Sorry, I'm not on stage kasi kami. Ano kami kung this one? Batiin mo naman ang ating mga viewers. Yes, hello po mga kapamilya. Good morning po sa inyo. Magandang buhay! Yan, yes. Yes. Ako, si Mama kasi dahil nagtrabaho siya abroad, naging kasampahay siya, yaya, cleaning lady, minsan nahihiya siyang aminin yun sa ibang tao na gano'n yung trabaho niya sa abroad. Parang, palagi ko sinasabi sa kanya na maging proud siya sa sarili niya kasi kahit kasampahay, yaya, or cleaning lady yung naging trabaho niya, may nakaaral siyang dalawang anak na patapos niya. Dapat siyang maging proud yun kasi legal yun, hindi siya nagnakaw. So, ayun, napatapos siya kami. Dapat maging proud siya sa nanawan. Correct! Well,
maririnig natin na tiyak na kapupulungan natin ang aral. Kaya tutok lang kayo dito sa Magandang Buhay! At sa pagkagating sa kanyang kapalibon sa Serie 2 na Higasini Alimini Cross. Kasi yun ba, nakasali mo siya sa number 1 Serie na FPJs ang probinsya. Bilang si Troy Dino sa kapatid ng Bedford Patches na si Carly Martin. Nasabay inaabot ang isa, Magandang Buhay! Surprise friend! Hindi ka walking. Actually, nung tinawag ako yung una, so kaya yung artista, sabi ko, hindi ko yung guest. Ay, ako ba? Surprise ako. Ako, wag ko kayo magulat. Nanahan ko talaga siya. Momshi, di tapa ko pa ko pa na siya sabi Diki. Hi, Momshi! Wait, ay! Mother-in-law ko! Ayan, ang magkumahin ni Bala si Mami Ria. Pag-hello mo na si Momshi sa mga viewers natin. Hello po sa lahat yan. May nakumagal po sa lahat. Lalo lang po sa atin ang Lano ng Norte. What? Uy, talaga lawang! Momshi din. Kasi hindi naman gusto ang ating ganda. Rare yung mga ganda natin. Hindi, syempre. May sobrang itin ko dati. Tinatawag ang negra, pangit. Bakit ang laki ng butas ng ilong mo, ha? Ganun. Anong paggalbi mo? Wala, tumatawa lang. Kasi parang yun yung ganti ko, hindi ko makikita ang iiyak ako. Wala lang sa akin. Na hindi ka masasaktan. Sino ang nagturo sa iyo na tumawa lang? Sobrang pag sa bahay, kasi yung papa ko sobrang joker kasi yung papa ko. Sa kanya kami nagmana. Sa tawa lang kami nagtawa, oo. Masaya sa bahay. Kaya pe, alam mo yung minsan problemado ka sa school, pagdating sa bahay parang, magka problema ba ako sa school? Kasi pagdating sa bahay, happy ulit. Nagtatawanan kasi kayo. Sa generation ngayon na yung mga anak natatawa sa magulang. Ah, tayo, natatawa tayo. Oh, correct. Si Alora naiiyak siya. Oo, tapos meron si Momshi. Mahilag niya nalaman. Hindi kasi, sabi kwento niya na. Sabi kasi ni Alora, sabi mo hindi. Sabi, ang ano pa lang peto ko sa kanya noon? Ano lang pala, hindi ko sinabi sa kanila na pinusasan kami. Oo. Wala talaga, hindi ko sinabi. Kasi ayaw ko, mag-usap kayo mo na lang. Ngayon ko lang nalang. Kasi siyempre ayaw naman niya mag-worry kayo. Ang nanay niyo, hindi ko siya tinigo. Kumbaga nagtapos kayo ng mag-aaral, pinagpitigay mag-aaral, mag-graduate ka, at yun ang bulso mo naman ay bago mo. Oh, oh, congratulations! Yes! Congratulations! Nakapasok na siya talaga. Sabi ko, ano na ang kapalim mo ako para mag-reklamo sa oras na yan. Hindi mo alam, ito yung trabaho mo. Ito yung pinagdadaanan ng nanay mo. Wala mong masama ang pagiging kasamba ng story na ito, Alora, dahil ilang libo sa ating mga kababayan ng mga OFWs at kapareho ng sitwasyon ko. Actually, nang tinost ko yung vlog na yun, sobrang ang daming OFW na nag-comment na sobrang na-inspire sila. Oo, sobrang nagpasalamat sila kasi yung mga anak din, parang may na-realize na ganun pala talaga ang trabaho. Iba kasi pag mismo makita mo. Salamat! Thank you, Alora! Thank you, Alora! Yes, po! Salamat po. Sana po, mabasa niyo po aking mga kwento. Time girl po sa knowing.ph. May limang kwento na po ako at may susunod pa po. Sana po sa knowing.ph po yan. And of course, Funny Kakare po every Sunday, 5 p.m. sa Cinemo. And every after TV Patrabo, Mondays to Fridays, ang probinsyano. Thank you, Sir Leo, na kasama ko. And of course, para lang matustusan ang pag-aaral at buhay ng mga pamilya na iiwan dito. So, magandang ehemplo si Alora para sa akin na kinapulutan ko din ng aral na talagang dapat ang pagsukli natin sa ating mga magulang na nasa ibang bansa na nagsasakripisyo at tatrabaho ay ang pagtatapos ng pag-aaral, diba? At yun ang pinakamasarap na reward sa ating mga magulang
na naghihirap sa ibang bansa, diba? Okay. Ayan. Para yan sa mga pamilya ng OFW. Oo, oh, at saka sa mga anak na mga OFW. Oo. Oh, oh. Yes, mama, kamusta? Okay lang. Kerry. May isa ka? Baka meron pa dyan, isa pa. Hala, nagustuhan na niya. Kanina hindi na siya makausap, ngayon gusto-gusto niya umuulit. Oh, mag-invite ka na sa mga fans mo. Hello po dyan, sa mga OFW, manood po kayo ng Magandang Buhay. Tiling, kamusta? Wala lang, okay lang. Feeling. Relax lang, kasi ang saya-saya din ni Milay magkwento. Kaya parang nahihila ni Milay yung kabako at saka yung nginig ng puso, anong kamay, ng dibdib, ganun. Anong mga natutunan mo? Natutunan ko? Ano ba? Yung natutunan ko yung, ay ganito pala, okay lang, carry lang. Kala ko kung mahirap, kagaya ng sinabi na Laura na parang board exam. Pero hindi naman, isa pa nga. Hindi ko. At saka, okay naman sila si Milay at saka si Ma'am Carla. Okay, mabait. Kaya, nawawala yung kaba ko. At next time pa daw, so sumitingin lang ako sa mga beauty nila kasi ang maganda nila. As in, grabe. So sa mga gusto pa pong mag-interview sa nanay ko, andito lang ako. Gusto pa po niya, kaya po panoorin niyo ang guesting namin sa Magandang Buhay. Ayan. May gusto kong pasalamatan, ma? Maraming salamat po sa Magandang Buhay at na-invite niyo ako. Magandang Buhay! Food trip! Bye! Video mag-good! Hello! Yung tayo na lang kakaintindi! Hindi, mga igat!